Well, siguro ngayon, pamilyado na ako at may asawa. Hindi na ako masyadong tumatanggap ng mga roles na medyo sa tingin ko ay kagagalit ng asawa ko at pagtatalunan namin. So, isa siyang mahihain na estudyante. Pero before pa lang, alam niya na mahilig siya sa arts, mahilig siya sa cinema, mahilig din. Bago ako naging artista, after ko mag-graduate ng college, nag-work ako sa isang telecommunications company for parang 6 months lang. And then, after nun, audition ako sa ABS-CBN para mapasok sa... Noon time na yon, yun ay batch 10 ng Star Circle. Si Bea, si Nadine, tsaka sila Pia Wurzbach. Ayun, 23 years later, magkasama ulit kami sa gagawin kong show. Well, siguro since may ligaw noon sa arts pa lang, bago ako mag-artista, meron akong mga banda. Siguro nandun ako sa music industry. High school ako nag-start ng mag-banda-banda. Yung time na yon ay uso yung mga Rage Against the Machine, ganyan, mga Korn, so mga new metal hanggang nag-evolve sa classic rock. And then, nag-mature into acid jazz. Tapos bumalik ulit sa punk tsaka ska punk. Tapos, ayun, iba-ibang mga banda yung mga natugtugan ko nun. Nung time na yun, wala talaga akong solid na pangarap. Masyado akong happy-go-lucky nung bata ako. Pero alam ko, may mangyayari sa buhay ko. Hindi ko lang alam exactly kung ano yun. Pero matagal ko na nararamdaman na meron akong purpose. And hindi ko lang sigurado noon na sa showbiz pala ako dadali. Well, siguro most of it, puro mga prinsipyo na natutunan ko sa parents ko, lalong-lalong na sa daddy ko, kasi strong yung principles nila pareho sa buhay. And sa tingin ko, yun yung mga factors na, yun yung basic na building blocks na natutunan ko, at yun yung pundasyon ko kung bakit ako naging siguro ganito ngayon. Well, yung pinaka sinasabi nila palagi, huwag kang mga atraso ng mga tao. Yung golden rule, di ba? Don't do unto others what you don't want others to do unto you. So, basically yun, maging mabait sa lahat, maging thankful, maging appreciative sa mga nagagawa ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong makakalimutan magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa'yo everyday, sa mga tao na mga kaibigan mo, mga nagmamahal sa'yo. Kasi para sa kanila, at yun yung tinuro nila sa akin na napaka-importante na maging humble, magpakita ng pasasalamat sa lahat ng mga tao na gumagawa ng something para sa'yo, maliit man o malaki. Madami. Siguro, isa doon yung pinakaunang ginawa ko na movie ever, yung sa Aish Temas. Yung role ko doon ay isang spy noong 1941 na nagdadamit babae. Pero ano din siya noon? Anong tawag sa akin? Transgender siya noon. Noong 1940s,
Mahirap yun kasi yun yung first movie na ginawa ko ever. Wala pa ako masyadong alam nun. Sumusunod lang ako sa director. Although marami na akong napanood na movies at nakapag-research ako bago ko siya ginawa. So isa yun sa mga paborito ko. Sa movies yun. And sa TV naman, siguro itong huli kong ginawa. Kasi yung sa Maria Clara Ibarra bilang Crisostomo Ibarra dahil marami akong natutunan. Habang ginagawa ko siya, para akong nag-aaral, para akong nag-research ulit. Inalala ko yung mga napag-aralan namin nung high school sa Nolime Tangere at El Filibusterismo. Nung ginawa ko siya ulit, ngayon, kumbaga, ngayon ko lang naalala ulit yung mga pinag-aralan ko na yun. Yung iba nga minsan hindi ko pa maalala yung mga ibang events dun sa kwento. Pero nung ginawa namin tong project na to, sobrang dami kong natutunan. Hindi lang dun sa mga sinulat ni Rizal noon, kundi kung paano makipagtrabaho sa isang grupo na talagang binibigay yung best nila para mapaganda yung isang project. So pag ganun yung mga kasama mong mga tao, marami ka talagang matututunan kasi mararamdaman mo na lahat sila binibigay 100% nila, and by that parang mahahawa ka dun sa mga ginagawa nila, and pati ikaw, magiging magaling ka rin sa ginagawa mo. What convinced me to take on that role? Well, syempre, binasa ko yung kwento. Nung una, medyo hesitant pa ako kasi, ano ba to? Fantasy ba to? Historical ba to? May pagka-comedy ba? So hindi ko alam kung ano yung magiging timpla ng buong show. Until nakuha ko na yung mga ibang script, nakita ko yung flow ng kwento, nagsimula na kaming gawin siya. Until time nung press ko na nakita ko yung trailer, sabi ko, okay pala. Ngayon, nakita ko na kung ano yung gusto nilang mangyari dito sa show. And ayun, awa ng Diyos na pinanood naman siya ng mga tao na na-curious sila dahil nga hindi ito yung pangkaraniwan na show na mapapanood mo sa prime time. And lalo na historical, na may pagka-fantasy, may love story, may drama, lahat na nandito. And matututo ka rin habang pinapanood mo siya. So sabi ko, isa sa mga malalaking shows ng GMA ngayon, so wala akong rason para hindi siya tanggapin. And I think it's a role of a lifetime na, ano yun, finally, ito yung mga kinatatakutan kong role noon na mapupunta sa akin dahil alam kong magtatrabaho ako talaga dito. Hindi ako pwede magpa-banjing-banjing. So, yun. Siguro yung importante na ipaglaban mo yung tama. Kasi doon sa nobela ni Rizal, marami siyang nakikitang katiwalian nung panahon na yon sa pamumuno ng mga fraile. And kailangan may isang magsasabi na mali yung nangyayari at kailangan ng pagbabago. And siguro isang mahalaga rin dito yung acceptance mo sa sarili mo nung pagbabago, dahil importante na tanggapin mo na kailangan mong magbago para sa ikaw unlad at mas ikagaganda ng sistema na sa tingin mo ay paluktot. Dishonest na tao, siguro. Yun siguro. Yun yung nakakainis. Mga tao na sinungaling tsaka mapang-api. Doon ako naiinis. Well, siguro ngayon, pamilyado na ako at may asawa. Hindi na ako masyadong tumatanggap ng mga roles na medyo sa tingin ko ay kagagalit ng asawa ko at pagtatalunan namin. So, ayun, medyo maingat na ako sa pagpili ng role. Siyempre, gusto ko rin makikita na rin ng anak ko yung mga ginagawa ko. So gusto ko makita niya na medyo wholesome at ano pa rin, magiging role model pa rin yung tingin niya sa akin kahit makakita siya ng mga characters na ginagawa ko. Ayun, katulad nung pinaalala sa akin ng manager ko kanina, nung bata-bata ako, gusto kong makagawa ng mga
psycho serial killer na role. Hanggang ngayon parang wala pa rin ako nagagawa ng ganun. And parang hinihintay ko pa rin na magkaroon ako ng isang role na 100% ano talaga, villain talaga. Hindi lang siya basta gray character. Gusto ko talaga yung maging isang villain na yung masama talaga, na kamumuhian ng mga tao, na katatakutan, yung ganun. Simula nung nagsimula ako sa showbiz, ang mga characters na ginagawa ko at nag-e-effort ako para magustuhan ako ng mga tao, maging endearing ako sa kanila. Puro ganun lahat eh, di ba? So para may iba naman, para pag nakita naman nila ay, uy, bago to, iba to, nakakatakot siya dyan. Parang... Siguro yung worst audition ko noon, marami akong mga pinuntahan ng mga, anong tawag dito, mga auditions na parang nagsayang lang ako ng oras. Kasi hindi ko talaga nabibigay yung best ko pag nag-audition na ako. Kasi mahihiyain ako noon eh. Until pinoworkshop ako nung manager ko nung time na yun. At noon pa lang ako naging komportable humarap sa camera. Siguro yung worst na naalala ko, final casting na yun, tapos parang may pinagpipilian na lang. Ilan na lang kami yung pinagpipilian. Tapos, tuwing tatayo ako dun sa aking spot at nakaharap sa camera, parang weird yung tingin sa akin ng mga tao. Tapos hindi ko alam kung bakit. Yun pala, parang nababother sila sa tenga ko. Kasi masyado raw naka ganun. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng tape para nakaganyan yung tenga ko. So, naging weird naman yung itsura ko kasi May ganito ako sa tenga. So may tape ako sa tenga, nakaharap ako sa camera. Mas lalo akong hindi naka-acting. Nahiya na ako, ba't may problema ba sa tenga ko? So, ending, hindi ko nakuha yung part kasi dahil dun, parang nawala yung focus ko at nagkaroon ako ng insecurity na ganun, may nakikita silang mali sa akin. Bigay ako sa parents ko noon, parang kalahati, tapos yung, kasi bata pa ako noon eh. Tapos yung the rest, parang binili ko lang ng mga DVDs yata or ano man. Ganun yung luho ko noon eh. It's either marami akong mga cassette tapes, marami akong CDs, marami akong DVDs, meron pa akong mga laser discs. So, yun. Oo naman, syempre, laging may fear, lalo na kung celebrity ka, di ba? Parang siguro, isa yun sa magiging worst fear mo kapag ka nalaos ka na or hindi ka na gusto ng tao. Dahil, syempre, ito yung trabaho mo and pag nangyari yun, wala ka ng trabaho. So, syempre, naiisip mo yun and kailangan mong mag-strive every time, lalo na pag binibigyan ka ng chance. Pag nilalagay ka sa spotlight, kailangan mong ipakita na deserving ka pa rin na dun sa kinalalagyan mo ngayon, di ba? Hindi ko na realize yung importance ng time management kasi siyempre, pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya, yung dati mo na kinagis ng pamilya, medyo hindi na kayo masyadong magkikita dahil mag-focus ka na dito sa bago mong pamilya. Pero, siyempre, ganun talaga. Importante lang na laging maging strong yung pangangatawan mo para mas mabalance mo yung time mo sa mga mahal mo sa buhay. At sa pamilya mo, di ba? At sa mga kaibigan. Huwag ka masyadong maglalagay ng artwork sa katawan mo, mga tattoos. Dahil syempre, ako medyo marami na akong tattoos. Meron mga roles na
Kailangan mo siyang takpan dahil hindi pwedeng may tattoo ka doon sa isang role. Halimbawa, pari ka or isang mabait na tao, so dapat malinis ka. Ang isang mas importante pa doon, dapat huwag kang magbibigay ng mga problema sa mga katrabaho mo. Although hindi ko naman ginagawa yun, pero mas maganda lang na nare-remind ka palagi dahil syempre importante na mapaalalahanan ka ng mga bagay na to para mas magampanan mo yung trabaho mo, mas magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga katrabaho mo, at mabigyan ka pa ng mga trabaho para dahil nakita nila na okay kang katrabaho at maganda yung trabaho na binibigay mo.